Ngayon po, Katrivia po, ay maganda po ang giging presyo po ng kalamansi po natin ngayon dahil una-una, pagdating po sa palengke, aga-agawan, wala pong marami pong makapitas. Kaya baka iba po dyan mga Katrivia po ay nababahala na baka bumagsak ang presyo ng kalamansi. Eh, ano po masasabi niyo po, tatay, sa kalamansi po natin ngayon? Eh, kaya nga yung may mga kalamansi, nasa sinasabi ko, limbawa, gaya nga niya, kumalamidad, kumakalamansi yung tanim mo. Hindi, huwag kang masyadong malungkot. Gawa niya, yan. Kaya yari lang ng kalamidad. Pero pwede ka nang gumawa ng pera, may bunga kalamansi mo. Kaya samantalang ang palay, ang gulay, siran lahat. Kaya nga. Kaya yun ang nakakalungkot sa ating mga magsasaka. Ngayon, kung yung kalamansi ay puno, eh, hindi naman na ibubuwal ng kalamidad, ng hangin. Eh, tamang nabubuwal siya, nakakabit pa rin ng puno. Buhay pa rin. Hindi katulad ng ibang puno na nababali ang sanga. Ay, magandang umaga po sa inyo mga ka-trivia. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Follow up ko lang po itong ating kalamansi sa tabing ilog. Kung mo itong mga ka-trivia, di po natin ito napitas. Pero good news, tumitinag po ang presyo ng ating kalamansi. Kaya napakaganda. Pero po tayo pong mga ilang pong pitasin na di pa natin napitas po dito sa ating tabing ilog. Pero ganun pa man, alam po natin, pagka po nasa tabing ilog, kadalasan, ito po ay inaabot po ng tubig baha. Meron po tayong mga puno, mga ka-trivia, inabutan. Ito na po yun, no? Inaabot po rito, mga ka-trivia, po yung ating kalamansi. Ayan, no? Nakakalungkot naman. Ayan, no? Sabutan po yung kalamansi natin dito. Pero yung tubig, nandyan pa rin, ayan. Mga ka-trivia. Pero buti na lang po, hindi po nagtuloy-tuloy po yung tubig baha. Ito na lang po, halos po yung inabutan. Pero ganun pa man, meron pa rin po tayo pong mga linisin o banlik. Hindi naman po ito mga ka-trivia mamamatay dahil ang kalamansi po natin, hindi naman po siya nababad po sa tubig. Kaya lang syempre, nasaktan po siya dahil doon po sa lakas ng hangin. Meron rin po tayo pong mga nabuwal. Ito rin po ay isang taon ang ating pong kalamansi dito. Talagang inabot din po ng tubig baha, mga ka-trivia. Hanggang ngayon, nandyan pa rin po yung ating tubig. Oh. Meron pa rin po tayo rito sa ating bana. Sobrang lakas po kasi mga ka-trivia po noong bagyo. Tinan nyo po yung kapitbahay. You know? Ubus lahat po ang bubong. Pati yung kawayan, ayan o. Oh. Bumaliktad. Ayan po mga ka-trivia po yung resulta ng ating kalamansi dito po sa tabing ilog. Ayan, inabot po siya ng tubig baha. Ayan o. Kaya mayroon rin po pong mga banlik. Yung pong bunga po nito, mapipitas po natin. Pero, siyempre, iba po dyan ay mare-reject. Iba naman po dyan, huhugasan na lang natin, mapapakinabangan pa. At pag tuminag po yung ating kalamansi, nabibili pa po siya. Maliit lang ng mga tribe po na baha ito sa atin, sa aming lugar, sa Nueva Ecija. Salamat na lang po sa Panginoon dahil ligtas po tayo pare-pareho. At ito na lang pong kalamansi lang po yung inabot ng tubig baha. At least hindi na lang po yung ating mga kabahayan. Dahil kung yung mga kabahayan po, mga ka-trivia po yung abote, napakalaki pong abala, trabaho, at napakalaking perwisyo sa eka nga. Pero sa kalamansi lang po natin, mga ka-trivia, ay meron naman po tayong ila po na ating itatayo. Tutukuran din po natin. Ayan, pagka kasi mga ka-trivia po ang kalamansi, isang taon, medyo bata pa, talagang
di pa po siya masyado pong matibay pagdating po sa hangin, pero kahit na ito po mga katribe po ay mabuwal, okay lang. At hindi po siya namamatay. Hindi kagaya po ng papaya, eh talaga pong yan ay mamamatay. Yan, hanggang dito po yung tubig baha. Hindi na po inabot po yung kabila natin. Ito. Ano? Sa lakas po ng bagyo, grabe oh. Pati po yung ibang mga bagay, natanggal din. Ito yung ating ginrass cutter, mga katribya. Tapos na po natin. I-spray na po sana natin ng herbicide. Nabaha naman. Masyado po lakas po ng hangin. Sipin po ninyo mga katribya, signal number 5. Nako, yung kamatis po ng ating kapitbahay, naubos na. Ayan, no? Nangamatay na rin po yung kanyang kamatis. Alam ko, medyo mahal po ata kamatis ngayon. O, nahinog na, o. Kaya alam, patay na rin. Pero po mga natira rin po yung kanyang sili. Eto. Yung pong ating kalamansi. May pag-asa po mga katribya po, kalamansi po natin dahil balita po natin ay maganda na po ang presyo. 750 ang puhanan. Malamang sa palengke, nasa 1,000 na rin po ang presyo nito. Meron po tayo mga katribya pong natira po na pitasin. Tignan nyo yung baging oh. Pati baging natanggal. Sobrang lakas ng hangin oh. Mga katribya oh. Grabe lakas po ng bagyo po na yan. Super typhoon. Ang masakla po, meron pa po yata ang paparating na bagyo. Bagyong si Inday. Ayan po doon sa pag-asa. Pero ganun pa man, lagi pa rin po tayong prepare. Handa. Ayan, no? Yun po ang sitwasyon pag ang kalamansi ay nandun po sa tabing ilog. Ito ay buwal. Ito, itatayo natin ito mga katribya. Ayan, no? Madali lang naman po natin ito tukuran. Dami po lang ka. Ito na yung resulta ng ating kalamansi sa tabing ilog. Ay grabe. Talagang kung meron po siyang hinog na bunga, matatanggal na lahat. Ito, inaabot din ito ng tubig. Dere po tayo. Buti na lang eh. May pambawi tayo. Yung presyo po ng kalamansi. Lakas oh. Talagang ayan, nabali po isang natin. Ang katribya yan. Yan ang resulta ng ating kalamansi. Malungkot po na balita. Pero isang banda, maganda rin ang balita. Dahil yung presyo ng kalamansi, maangat po, mataas. Pero ang hindi magandang balita, nabuwal po ang ating kalamansi, inabot po ng tubig baha ang ilang mga puno. Di naman po lahat, pero at least buhay po ang puno nito. Bali po ang sanga ng kalamansi po natin. Yan, update lang po namin. Yung kalamansi po natin mga katribya, nabali po ang sanga sa sobrang lakas ng hangin. Kaya pati rin po mga katribya po yung mga maliliit po ng mga buko nito, sa malamang po iba po ay nalagas. Iba naman ay nalaglag ibang mga buko. Ibang mga dilaw, wala na rin mga katribya. Laglag na rin po sila. Ang mga nanatili po dyan, yung pitasin. Hanggang ngayon, meron pa rin po siyang tubig. Ito yung ating kalamansi rito na medyo malapit po sa akin. Doon sa ating pong nabili, malapit din po sa tabing ilog.
Hindi natin alam kung ano ba ang sitwasyon doon, kung ito po inaabot o hindi. Susunod na araw po natin ito papasyalan dahil pangit pa po yung daanan at putik. Hindi po makakalusong po ang ating tricycle. Ito kasi medyo okay-okay pa at nakakarating pa ang ating pong motor. Pero sa iba, hindi na rin po makarating. Buti na lang po mga katribya po ay maganda po ang araw po ngayon. Kaya okay-okay naman. Sana magtuloy-tuloy na po yung ganda na po ng panahon. Dahil napakahirap po talaga matriba po yung bagyo. Yan po ang mahirap po nating kalaban, ang kalamidad. Pero ganun pa man, ay lagi pa rin po tayong nakahanda. At least, wala pong masyado pong nasira sa ating pong bahay. Wala naman pong bubong na lumipad. Ito na lang po yung ating mga pananalo ng mga katribya. Medyo nabuwal lang naman, pero ito buhay pa rin. Yan po ang kainaman po sa kalamansi mga katribya. Dahil ang kalamansi sa lahat po ng pagkakataon ito po ay matibay. Kumpara po natin sa iba pong mga gulay. Ang gulay gaya po na halimbawa ng patalong, kamatis, gaya po ng sili, pagkayaan ay nabaha, mamamatay. Ang kalamansi, pag nabaha po yan, basta't hindi lang po mag-i-stay yung tubig, buhay po siya. Huwag lang po mga katribya na mag-i-stay po yung tubig. Tapos, nalagyan nyo pa ng abono ang inyong kalamansi lalo kung yan po ay bata pa. May tendency na yan po ay mamatay. Buti na lang mga katribya, medyo matagal-tagal na po natin nalagyan ng abono ang ating po mga batang kalamansi. At least, ubos na po yung abono kinain niya. Pero masaklap, yung kalalagay mo ng abono pagkatapos, ito ay nadali po ng ganitong pagbaha, may tendency pong mamatay. Kahit yan po mga katribya po ay isang taon na ang kalamansi po natin. Yan ang kadalasan din po nangyayari. Kaya swertihan lang din po lalo sa tabing ilog kapag ka po tayo ay makapagpapabunga. Kaya depende po pag mataas po ang lugar po ninyo kahit nasa tabing ilog wala pong problema. Gaya po niya no. Doon po sa parte po na yan ng bulira medyo mataas-taas po yan. Na pagkayaan ay inabot yung tubig ng bulira na yan. Doon po sa amin, baha na. Kaya mas nauna pong binabaha po yun sa amin kaysa doon sa kabila. Pero mayroong parte naman dito po na mababa ang lugar na una po silang dinadalo yun. Kaya maganda na rin po yung nagawa po yung dike po rito sa Nueva Ecija. At least ang bugso po ng tubig nandiyan sa parte na po ng Bulacan. Sa Kapampanga. Kaya lang ang Bulacan sa Kapampanga nagre-reklamo dahil yung daw tubig sa Nueva Ecija, doon lahat ang uho. Talaga pong ganun. Kasi ang lugar po ninyo ay mababa, talagang ang tendency, lahat ng tubig na galis sa Nueva Ecija ay doon bumukso. Ngayon, para mayroon naman pong lunas dyan, patataes ninyo yung Pampanga at Bulacan. Kaya so nga lang, bilagro na po yun. Kaya ganun lang talaga. Kung sino yung mababa ang lugar, pag may baha, yun ang laging binabaha. Kaya gaya nito, mababa po yung ating lugar, kaya pagka ganyan po may baha, inaabotan po tayo ng pagbaha. Mga katribya, update lang po natin sa lahat po ng ating mga katribya na mayroong alagang kalamansi na tinamaan po ng bagyo. Basta't wag po natin mga katribya pong itatayo ang kalamansi po natin na wala pong tukod. Mas maganda po yung may tukod para noon hindi po magalaw po masyadong ugat kasi pagkayan po ay sumobra at nabali ang mga ugat po na sa ating kalamansi may tendency po yan ay mamatay. Pero kung hindi naman, mabubuhay po siya. Kaya po natin sa tutukuran para pagka umbulan, hindi po nababasa po yung ating kalamansi o napuputikan doon po sa lupa. Kaya unti-unti lang mga katribya, babawi rin po tayo. Ang medyo kawawa po sa atin ngayon magsasaka yung mga merong palayan na gagapasin na sana nalubog na dahil doon sa bagyong Karding. Ngayon po katribya po ay maganda po ang giging presyo po ng kalamansi po natin ngayon dahil una-una pagdating po sa palengke aga-agawan wala pong marami pong makapitas. Kaya baka yung iba po dyan mga katribya po ay nababahala na baka bumagsak ang presyo ng kalamansi. Ano po masasabi niyo po tatay sa kalamansi po natin ngayon? Kaya nga yung may mga kalamansi kasi sinasabi ko halimbawa gaya nga niya kung malamidad kung kalamansi ang tanim mo. Hindi, huwag kang masyadong malungkot. Gawa niya, yan. Kaya yari lang ng kalamidad. Pero pwede ka nang gumawa ng pera. May bunga kalamansi mo.
Mm. Oh. Samantalang ang palay, ang gulay, sirang lahat. Kaya nga. Kaya yun ang nakakalungkot sa ating mga magsasaka. Ngayon kung yung kalamansi ay puno, eh, hindi naman na ibubuhol na ng kalamidad, ng hangin. Eh, tamang nabubuhol siya, nakakabit pa rin ng puno. Buhay pa rin. Hindi katulad ng ibang puno na nababali ang sanga. Mm-hmm. Eh, yeah, yan ang kinukon nga namin, pinopromote namin doon sa mga lupa, eh, hirap sa tubig pagka nagsasaka. Kalamansi na lang ninyo. Basta hindi lang naman binabahat ng stagnant water. Oo, kagaya nga yan. No lang bago bumagyo, magkano lang kalamansi? 450 sa red bag. Mm. Eh ngayon, 750 na. Oh, ito na po. Samantala sa palengke ka na, 1,000 na. Mm. O tinan mo nga. Ilang araw pa lang yan. Eh, bakit hindi napakainam na halaman ng kalamansi? Mm. Talaga hindi mo mawala. May masisira. Eh kaya nga lang. Hindi katulad ng mga gulay, halos uubos. Gaya na ang palay ah. Oo. Ay, palay naman, kung hindi magulang ang palay mo, inabutan ng ganyan, halimbawa, sumasapa, wala ka pa kay kinabangan. Ay, walang matitira pala, halos. Matitira, oo, oh, kawawa nga yung mga sasaka. Pero hindi ko naman kami sinasabi mo, palay, dahil sa kabo, pagkain na. Hindi, sa palay naman kasi, obligado kasi, yes, may lupa talaga, gusto mo man ng kalamansi, hindi pwede. Yeah. Sa palay lang talaga ang pupwede. Ang sinasabi ko, yung tinatamon ng palay na pagdating ng Tagaro, hirap na hirap ang patubigan, hirap na hirap ang kumuha ng tubig, baka mabubuhay yung kalamansi, kalamansiin mo na lang. Hmm. Saka hindi naman siya stagnant water. Pwede. Yung basta hindi pa babara ng tubig, lalo pang tagulan. Hmm. Mabubuhay yung kalamansi. Kaya wag malulungkot po yung mga may kalamansi. Okay, malulungkot. Yung lalo yung maliliit, na bulang. Nagpakita kami na sample kung paano nyo ibabangon. Ayun, ganun lang gagawin ninyo para hindi masyadong masaktan yung kalamansi. Ayan po mga katribya po, yung mga tips po natin doon po sa ating mga katribya, baka mamaya ang kuha pa sa inyo ng kalamansi ay 400 o 300, maghunos dili po kayo, huwag muna ninyo ipong ibigay. Dahil dapat po ang kalamansi ay nakikibalita po tayo para hindi kayo po madenggoy o maisahan ng mga ahente. Kaya sinabi po natin ito mga katribya para po doon sa ating mga ka-farmers, lalo po ngayon pang panahon po ng pandemic, mas kailangan po natin ngayon na tayo lahat ay magkatulong-tulong. Para po mabawasan o maalis po sa atin po yung mapagsamantala. Dahil lalo ngayon, yung po mga ahente tatay ay sasamantala. Sinasabi nila, marami ka ngayon, kumuha ka na sira, sabay-sabay ka dumadagsa sa palengke. Huwag na kayong paluloko. Mm-hmm. Ang kalamansi, hindi nasisira, nakatulad ng gulay, dumadagsa pagkapitasin pagkaganitong kalamidad. Ang kalamansi, pwede mo hindi pitasin, mas kinabagyo. Tsaka hindi, kahit nalubog sa bahaya, basta tupaan na yung... Basta lang may isang tip na bibigay ko sa inyo, halimbawa, lumubog sa baha, nabalikan. Pag pinitas ninyo, hugasan nyo. Nakayari nyo hugasan, patuyuin nyo. Pagka natuyo, punasan mo ng ng basahang may mantika. Isa sa titip namin sa iyo para gumanda ang balat ng kalamansi, mamamatay ang itsura ng banlik. Magiging good din yung kalamansi nyo. Pag hindi nyo ganun ang ginawa ninyo, pagiging lagay lahala ganun. Saka sasamantalahin na ng ahente. Sasamantalahin kayo ng mga ahente. Oo. Yun ay salip na maging berde, gagawin nilang dilaw na lahat. Yun ay isang sekretong tip namin sa inyo na aming alam. Ayan po mga katribya po, yung mga teknik po na pamamaraan po natin sa mga merong kalamansi. Tulong-tulong po tayo, lalo pong ganyan panahon po ng pandemic. Mas maganda, tayo po ay nagtutulungan. Dahil walang ibang tutulong sa atin kundi tayo-tayo. Okay, mga katribya.